Nasa Pilipinas ngayon ang isa sa pinakamataas opisyal ng China, ang dating Chinese ambassador sa bansa na si Liu Yanchao. Sa pagharap niya sa media, sinabi ni Liu na umaasang China na tatalakayan ng kasalukuyang administrasyon ng joint exploration sa West Philippine Sea na inabandona na ng nagdaang administrasyon. Nakatutok si JP Soriano. Sa isang dialogue o pag-uusap kasama ang Philippine media na inorganisa ng Chinese Embassy, natanong si Liu Jianchao, Minister ng International Department ng Central Committee ng Communist Party of China, tungkol sa pagkansela ng Pilipinas sa ginagawang kasunduan para sa isang joint oil and gas exploration sa ilang bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Matatanda ang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs sa nagdaang administrasyon na terminated completely na ang binubuusa ng framework ng Memorandum of Understanding ng China at Pilipinas sa sabay na pagkasaliksik ng langis sa West Philippine Sea dahil may kondisyon umano ang China na labag sa ating saligang batas. Ayon kay Liu, kinikilala ng China na may legal na balakid sa kasunduan pero umaasa raw ang China na magiging bukas pa rin ang dalawang bansa at isantabi muna ang gusot sa isyu ng teritoryo sa South China Sea, gaya raw na mungkahi noon ni Chinese President Xi Jinping. I hope that the discussions will continue and both sides will be will demonstrate some kind of flexibility so that without prejudicing the each other's claims over their own positions. So that the cooperation could happen. Pinaniniwala ang mayaman sa langis at iba pang energy resources ang West Philippine Sea. Ito rin ang sinasabi ng mga eksperto na posibleng maging source o pagkukunan ng enerhiya ng bansa. Lalo na't base sa mga pag-aaral, posibleng maubos na ang supply ng enerhiya na nakukuha sa Malampaya facility sa mga susunod na taon. Ang problema, inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea, na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ibinasura na ng Arbitral Tribunal ang pag-aangking ito ng China at sinabing sa Pilipinas ang West Philippine Sea, pero hindi ito kinikilala hanggang ngayon ng China. Pero ayon kay Liu, hindi lang daw sa usapin ng pagkuha ng enerhiya sa South China Sea, sumesentro ngayon ang ugnayan ng China at Pilipinas. Handa raw ang China na makipag-ugnayan sa Pilipinas sa pag-develop ng nuclear power plants para maging source ng kuryente sa bansa. Pero mas maganda raw na magtulungan muna ang Pilipinas at China sa solar at wind energy kung saan daw bihasa ang China. Pero lahat daw ito nakadepende sa magiging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos. So it all depends on the national development strategy, a power policy of the Philippines. Matapos i-anunsyo ng Malacanang ang inaasahang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Amerika, sinabi naman ni Liu na welcome daw mag-state visit ang Pangulo sa China at naniniwala raw silang maaayos na ang schedule dito sa lalong madaling panahon. I think that we have good reason to believe that this visit will be made as soon as possible and time that is convenient for both sides. Wala pang tugon ang Malacanang, Department of Foreign Affairs at Department of Energy kaugnay sa estado ng pag-uusap ng China at Pilipinas sa oil at gas exploration sa West Philippine Sea at iba pang nabanggit ni Liu. JP Soriano, nakatutok 24 oras.